Hi everyone, and for today's video ay pag-uusapan natin yung about ice cream. Ayan, kasi diba may dalawa akong ice cream na binibenta. Merong Selecta ice cream and Ace ice cream. Ace ice cream ba yung pagbasa ng tama? Basta ice cream yun. May dalawa akong ice cream na binibenta. So, madaming nagtatanong sa akin kung alin ba yung mas magandang base ng ice cream na pwedeng ibenta at kung ano yung mabenta. And so pag-uusapan natin yung kung alin yung mabenta at kung alin yung mas masarap. So keep on watching po. Ayun na nga, isi-share ko sa inyo kung alin yung mas mabenta at kung alin yung mas masarap sa dalawa. Ayan. Sa Selecta ice cream kasi, di ba, mas sikat na yung Selecta ice cream. And bagong labas yung ice cream. Ayan. Tapos, sa Selecta ice cream, unti lang yung mas mura, kumbaga yung kasi sa ice cream madami silang tigti 10 pesos na affordable ng mga bata. Tapos yung sa Selecta ice cream ay unti lang, although may ano sila, may watermelon na din sila tigti 10. Ayun, tapos yung sa ice cream naman ay mabenta siya lalo na nung may pasok pa yung mga bata sa school. Pero ngayon dahil wala nang pasok yung mga bata sa school, ay bilang na lang yung bumibili at lumalabas. Kasi nga, medyo ingat muna sa paglabas yung mga bata. Yun. At i-share ko lang po yung advantage at disadvantage ng dalawa. Kasi diba, namuhunan kami. Sa unang, mamumuhunan ka talaga ng produkto kagaya ng sa Selecta. Ayan, i-share ko din yung sasabihin nila pagka halimbawa, pag nag-brown out daw, i-report lang or itatawag sa kanila para ma-action na nila or mapuntahan kanila pagka nag-brown out. Kasi 'di ba, pag nag-brown out ng isang araw lang, ayan, automatic 'yun, matutunaw talaga yung ice cream. Yung as in 24 hours na brown out, tunaw talaga yung ice cream kahit na makapal yung yellow sa side. 'Yun. Tapos sa ice cream kasi, ice cream, ang sabi sa akin dati, ma'am, pag nag-brown out, itawag nyo lang agad sa amin kasi pupuntahan ka namin, kukunin namin yung freezer mo para dalhin sa warehouse kasi may generator daw sila doon at para maano yung ice cream. Kasi alam ko, sa labas pag sa labas pa sila kumukuha ng mga products nila para i-distribute sa mga sinusuplayan nila. So ayun nga, kung naalala nyo yung bagyong Ulysses, di ba? Bumaha. Yan, kung naalala nyo. At kung inabot kayo ng baha at brown out, ayun. Siguro makarelate kayo dito sa sinishare ko ngayon about sa ice cream dahil nga nagpa-deliver ako ngayon ng full stock ngayong araw. Nagpa-deliver ako ng full stock. Kinagabihan nag-brown out kasi nga 'di ba may bagyo. So hindi ko naman alam na babagyo. So ayun nga, kinagabihan nag-brown out. Ako naman, ang ginawa ko, nag-text ako agad sa aking ahente. Nag-text ako agad sa kanya. Tapos sinabi ko, Kuya, brown out dito, ganyan-ganyan, ano yung gagawin ko? Kasi nag-brown out. Tapos tinatawagan ko siya kaso hindi niya sinasagot. Tapos yun nga, text ako ng text. Ayun, na syempre, nag-aantay ako ng reply kasi nga brown out. Kasi baka mapano yung ice cream namin. Ganon din ako sa ahente ko ng Selecta ice cream. Text din ako agad. Unang brown out pa lang yan. Halimbawa, brown out ngayon, automatic magte-text ako agad sa ahente ko kasi nga hindi ko naman alam kung kailan magkakailaw ulit. So
inuunahan ko agad pag brown out ngayon, itetext ko agad para alam nila na nag-brown out. Yun, so, ayun, inabot nga ng 3 days. 3 days yung brown out. So, tunaw na talaga yung mga ice cream ko, besh. Ano yan? Yun, tunaw yung ice cream ko. Siyempre, si ako bilang ikaw yung may-ari, mamumroblema ka lalo't hindi nagre-reply yung ahente mo. Yun. Tsaka, ang alam ko kasi, kahit man hindi ako kabado, ay, kahit man kabado ko, ang alam ko papalitan nila yung mga items, di ba? Yung mga products natin. Lalo na ice cream. Kasi dati, may Nestle ice cream na ako na pina-pull out ko nga. Yun. So, ayun nga, after 1 week, nag-text na yung ahente ko sa ice cream na binaha din daw sila at na-wash out yung warehouse nila sa Marikina. So, sabi ko, paano naman yung sa amin? Sabi ko, nagka-kuryente na nga, pero sabi ko, na-deform na yung mga, syempre yung mga nagsasampo ko lahat, na-deform na lahat, pati yung mga, kung familiar kayo sa Alpukat, yung dalawang flavor nila, yung avocado tsaka strawberry, na-deform na siya. Syempre yung nag-iba na yung kulay. Tapos i-ano daw nila, gagawan nila ng report para ma-actionan din agad. So ayun nga, after 1 day, nagsabi siya na hindi nila papalitan yung mga products ko. Ayan. Hindi daw nila mapapalitan yung mga ice cream. Kasi nga, na-wash out yung warehouse at yun nga, hindi naman natin masabi. Oo, ando na tayo, na-wash out din sila, pero paano naman yung sa amin? So, ang nangyari ay nalugi yung aking ice cream dahil hindi nila pinalitan. Ayan, kung sino po yung nanonood nitong aking video, ayan, comment kayo sa baba kung nangyari din sa inyo yung nangyari sa akin na hindi nila pinalitan yung ice cream. Ayan, ang nalugi ng ice cream ko ay nasa worth 15 pesos sobra pa, 15,000 pesos pataas kasi nga, ang kinukuha ko lang dyan sa aking benta ng ice cream ko ay ayun, I'm back. May nabili kasi. May bumili. Ayun. So, doon tayo naputol sa ang kinukuha ko lang na awas dyan sa benta ng ice cream ko ay yung sa kuryente. Kumukuha ako ng 100 per day kung naka 1,000 ako ng benta sa ice cream ko. Para yun sa kuryente ko. Ayan. Kasi sinasagot ng ice cream ko ang kuryente. Bukod pa dun, may kinukuhanan pa ako na gumagamit din ng kuryente. Bali, silang dalawa yung sumasagot ng kuryente ko kasi sila lang naman yung nagamit. Yun. So, ibig sabihin, napakalaking lugi kung hindi nila papalitan yung mga produkto na natunaw nga. So, ayun, wala akong magagawa dahil nga na-wash out din daw sila. Nalugi. So, pati tayo, ako, na reseller ng ice cream ay luging-lugi din. So, ang ginawa ako, namuhunan ako ulit kahit medyo na high blood ako. Kulang na lang awayin ko yung ahente ko. Pero alam kong wala naman siyang magagawa dun kasi utos daw lang nasa taas yung pinaka-head nila. So, ayun. Yun yung sad story ng ice cream ko. Pero ngayon, nagbebenta pa rin ako ng ice cream kasi nga, yun yung dagdag ano ko doon sa aking kabilang store. So, alive na alive pa rin yung ating ice cream. At dito naman po, tayo sa Selecta Ice Cream. Ayan. Sa Selecta Ice Cream naman po, ay wala akong naging problema kasi lahat ng natunaw na ice cream ay pinalitan ng Selecta. Yun. Yun yung good news at good side ng Selecta Ice Cream kasi wala akong nalugi. Hindi ako nalugi. Kasi automatic, nung sinabi kong nag-brown out at alam naman nila na bumagyo nga si Bagyong Ulysses, yun, sabi nung aking ahente, ma'am, okay lang, itabi mo lang, bilangin mo, at huwag mo nang ibenta kasi papalitan natin lahat. So, ayun, pinapalitan lahat. Ayun, kasi
Ang punta niya dito ay every Saturday. Kada Saturday, pupunta siya dito, o-order ako, at ibibigay ko na yung payment ko. Ayan, Saturday. By Monday, nandito na yung mga in-order kong ice cream. Yun yung kagandahan sa Select ng para sa akin, sa opinion ko. Pareho lang silang mabenta. Mabenta yung Selecta, mabenta din yung ice cream. Pero, nalugi yung isang ice cream ko. Ayan, pareho silang mabenta, pero pagdating sa anong tawag doon? Kalimutan ko na. Pagdating sa problema, ayun, solo mo na lang. Yun. So, sana makapag-comment kayo sa baba ang may mga ice cream din, kung ganun din po yung nangyari sa inyo. Kasi yung nangyari sa akin ay nalugi yung ice cream ko kasi hindi nila pinalitan. Yun. So, yun lang. Kung doon sa nagtatanong sa akin kung alin yung mas masarap na ice cream, both naman siya. Pareho. Pareho silang masarap, may kanya-kanya silang sarap. Ayan, pero yung marirecommend ko kung ano yung ice cream na maganda, Selecta. Kasi pagdating sa nag-brown out nga dyan sa inyo, pinapalitan nila yung natunaw nyong products. Papalitan nila automatic yan. Si ice cream ay wala. Hindi sila nagpapalit. So, si Selecta ang nire-recommend ko. Although, okay din naman si ice cream. So, ayun lang. Kung may tanong pa kayo about sa ice cream at sana naliwanagan kayo sa magulo kong paliwanag at tips. Ayan. Comment down below para masagot ko din. Kasi minsan naman, pag may time ako, iniisa-isa ko naman, scroll yung mga tanong dyan sa comment section ko. At nagre-reply din naman po ako dyan. And kung sino pa po yung hindi nakasubscribe sa aking channel, ayan, please do subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong uploads and tips about sari-sari store business. And sana po, ma-subscribe niyo din po yung channel namin ng aking asawa, Family Agumuo Channel, and yung channel ng aking kapatid na si Kate Christine, and channel ng bunso namin, si Babis Vlog, and yung channel ng asawa ng kapatid ko, si Arian Del Villanueva. Ayan, puro na kami family ng vlogger. Ayan, yun lamang po.